Hi everyone! Salamat sa inyong patuloy na ginagawang pagsubaybay dito sa ating discussions about mechanics of deformable bodies. At ang ating magiging discussions for today ay hindi ako magsosolve ng problem kundi magbibigay ako sa inyo ng ilang helpful tips in drawing the shear and moment diagrams. Kasi napansin ko in most cases ay nahihirapan ang mga viewers, mga nag-estudyante ko, on how will they draw the shear and moment diagrams correctly. Totoo na talagang medyo nakakalito sapagkat yung ibang mga techniques ay malalaman mo lamang kapag marami ka nang na-drawing na shear and moment diagrams. Kaya ang ginawa ko, pinagsama-sama ko itong mga nakita-observahan ko, mga nadiscovery ko, ng mga techniques para lalo mapadali natin ang pag-drawing ng shear and moment diagrams. Kaya isa-isahin natin itong ating mga techniques. Ano, minsan madali yung iba, minsan medyo magugulat ka na, ah, ganun pala. Ano? So mag-start tayo with the first technique. Okay? Yung technique na sinasabi ko una ay ito. Sabi dyan, the shear and moment diagrams start and close at zero. So yan sa mga dapat nating maintindihan kapag nag-drawing tayo ng shear and moment diagrams. Dapat daw nag-start ang shear diagram natin sa zero at matatapos din siya sa zero. Ganon din ang moment diagrams. Kaya kung halimbawa meron tayo dito ang sinasabi natin, ano, simpleng loading diagrams. Ano? So kapag kinupit kasi natin itong loading diagrams ito, meron tayo dito ang R sub 1 na equal sa 2P at meron tayo dito ang R sub 2 na equal sa 2P rin. Kung ido-drawing natin yung kanyang shear diagram, let us try to draw the shear diagram. Imagine that here is our shear diagram. Okay, so dapat kapag i-drawing natin yung shear diagram, mag-start siya dito at zero. Diba? And if we are to follow, kung susundan natin yung relationship ng shear and moment diagrams, then we shall be able to draw it in this manner. So kaya paglagpas ng pag-start natin dito ng zero, okay, then we will have here the value equal to 2p, di ba? So dahil walang low dito, mananatili itong horizontal, di ba? Then dahil bumaba ito, medyo mababawasan ito ng p. Kaya matitira lang is p. Dahil walang low dito, ito mananatiling horizontal dito, di ba? And because there is 2p here, then it will drop by 2p. So that this will become sa negative p. At dahil walang low dito, will remain horizontal, okay, ito ay merong downward P dito, so bumaba siya ngayon ng P, dahil walang load ulit dito, okay, horizontal yan. And then at the end, dapat zero siya. Ito yung sinasabi natin zero. Nag-start siya with zero, natapos din siya with zero. So may pagkakataon na, no? May pagkakataon na yung ating computation ay hindi gaano zero ito. So pwede mangyari yun kapag ang ating computation ay nagra-round off tayo during the computation of our R. So kaya naman kapag subtract na natin, kaya inad natin yung mga shears at tayo nag-round ng numbers natin. So maaari na yung value natin dito ay hindi maging zero. Pero it will be close to zero. Pero kung yung value dito ay higit na mas malaki, ay considerable yung kanyang magnitude, na maaaring mali tayo. Maaaring meron tayong pinagkamalian in the computation. Maaaring mali yung ating computation for R1, maaaring mali yung ating computation for R2 o yung mga controlling points in our shear diagram. Yun yung ating dapat maintindihan. No? Una, sabi dyan, yung ating shear diagram will start and end at zero. Ganon din sa moment diagram. Pag nag-moment diagram tayo, ba? So yung ating moment diagram ay dapat magsisimula din sa zero at matatapos din sa zero. So kung ito yung ating distances ng ating bands, ano, or segment ng beams. So, it will start dapat dito sa zero. And if we will be adding this area of the shear diagram dito sa zero, meron tayo ngayon itong value na 2PA. Diba? Pag idaragdag natin itong area na ito, meron tayo dito ang 3PA. Kapag ibabawas naman itong area itong shear na ito, which is equal to AP minus A, babalik lang siya sa 2PA. At kapag ibinawas natin to na negative 2PA, so babalik dapat siya sa 0. Kinakailangan mag-0 din dito.
So, kapag nag-zero siya at zero ang start natin, ibig sabihin, mas malaki ang chance na tama yung ating K solution. Kapag hindi nga nag-zero pero very, very close, it's either na okay, it is just caused by rounding off numbers during our computation of okay, the moments at every change of load positions. Diba? Pero kung ito malaki, halimbawa, considerable, laging P o kaya negative P, ang ibig sabihin nun, okay, chances ay mali yung ating naging computation in any of the magnitudes of the loads or magnitudes of the moment o kaya in the computation of the shear diagram. Ano? So, yun yung una kong observation na pwede natin maging guide in drawing the shear and moment diagrams. Pangalawa, okay, ito yung pangalawa. Sabi dito, a concentrated load will cause a sudden change in the shear diagram. Ito dapat maunawaan natin na kapag tayo nagdo-drawing ng shear diagram at meron tayong concentrated load, dapat kita natin yung sudden change in the shear diagram. Minsan kasi kapag nagdo-drawing tayo nagkaroon tayo ng dalawang value in the change of load position, hindi natin maalaman kung saan i-coconnect yung ating shear diagram. So ganito yun. Ano? So gamitin na rin natin itong ating loading condition. So ito yung ating shear and moment diagrams, di ba? So anong ibig sabihin ng sudden change? Kapag meron tayo dito na upward force, yung upward force daw ay okay, will cause a sudden increase in the shear diagram. So magkakaroon ng sudden increase in the shear diagram kapag meron tayong upward force. So saan ba kalimitan natin natatagpuan yung upward force? Yung upward force kalimitan sa mga reactions gaya ng R1 dito o kaya yung R2 dito, di ba? So kung may yung R1 tayo dito, which is directed upward, anong implikasyon nito sa shear diagram? Makikita natin itong implikasyon yan. It is actually causing an abrupt change, a sudden increase at that particular point, having the magnitude of 2P. Di ba? Ganoon din dito. Okay, meron ditong 2P, di ba? So kapag tutitin na natin itong 2P na ito, it actually causes a sudden change. Yeah, from negative 2P, nadagdagan ng 2P, naging 0 siya. So yun ang ibig sabihin nun, di ba? Samantala, kung meron naman tayong downward force, yung downward force naman will cause a sudden drop in the shear diagram. It will cause a sudden drop in the shear diagram. Anong halimbawa ng mga a downward force? Itong nakita natin itong P, itong 2P, at itong P na narito, di ba? So itong P na ito, kapag titingnan natin yan sa shear diagram, makikita natin siya that there is a sudden change. Diba? From P, nabawasan siya ng from 2P, nabawasan siya ng P, naging P na lang, di ba? Ito rin, part na ito, we have 2P dito, ito yon. So, from P, nabawasan ng 2P, naging negative 2P. At ganoon din dito, yung part na yan, di ba? Ngayon, mapapansin natin, yung magnitude ng K-load on that point must be equal to the gap or to the sudden change, sudden drop in that particular position na kung saan na andun yung ating concentrated load. Kaya kung ito ay P, dapat itong distance ito P lang. So ito 2P, itong haba na ito, dapat ay K2P. Ito ay P, so yun, P lang yun. Diba? So, okay. Puntahan natin yung kasunod na technique. Ito yung magandang technique na minsan ay nakaka-surprise, sabi nga. Sabi dito, when the shear crosses the x-axis, within the segment that is loaded with uniformly distributed load, the location of the point where it crosses the x-axis can be taken by dividing the shear from where the distance is referred by the intensity of the uniformly distributed load. Bakit ba kinakailangan natin maintindihan or makuha yung location na kung saan nag-cross yung shear diagram? Kasi nga, kung nasaan kay yung zero ng shear diagram, yun din naman ang location ng maximum moment. At pagdating natin sa susunod na mga discussions, kay yun namang location ng maximum moment, importante yun kasi yung maximum moment will be the basis of the design ng ating mga beams. Kaya kinakailangan maintindihan natin ito. At maganda kung ang ating K-beam ay halimbawa loaded with a uniformly distributed load at doon nag-cross ang ating shear diagram. So madali siya makukuha. It will just be dividing the magnitude of the shear by the uniformly distributed load. So para ipakita natin ganito yon. Okay, gamitin natin itong ating loading na ito na kung saan meron tayong
8 meters span o simple span, okay, na kung saan on the first 6 meters, meron tayong uniformly distributed load na 12 kilonewton per meter. But, so kung ito ay simply, kung susolvin natin yung reaction at the support, sa left side, meron tayong 45. At dito sa right support, meron tayong 27. Ba? At kung idodrawing natin yung kanyang shear diagram, ganito yung mangyayari sa shear diagram. Ito yung kanyang shear diagram. So, meron tayo ditong A0, di ba? It will start with 0. So, there is a load of upward, so there will be a sudden change. So, there will be 45K vertical distance from 0 to 45 representing this magnitude, di ba? Kaya it will be drawn by a vertical force. And then, at this point, okay, it will drop by a total load equivalent to the load of the uniformly distributed load. That is 12 multiplied by 6. Meron tayong ibabagsak na 72. At yung 72 na yun ay dahan-dahan yung ibabawas from 45. Ba? Dahan-dahan kasi uniformly. Ang ibig sabihin yung uniformly, dahan-dahan yung ibabawas hanggang sa maubos yung 72. Kaya pag ibinawas natin yung 72 from 45, meron tayo ditong negative 27. At dahil nga ito ay horizontal, asahan natin that these two will be connected by a straight line in that direction. Diba? And then, dahil walang load dito, it will remain horizontal at negative 27 until this becomes 0. So again, nag-start siya sa 0, natapos siya sa 0. Diba? Ito yung maganda. So ito yung sinasabi ko na yung ating shear axis will cross the x-axis. Okay, at the segment na kung saan meron tayong uniformly distributed load. So, dahil ang target natin, maintindihan natin, nasaan ba itong location ng shear, ng point where shear is zero. Kaya, saan natin ito, paano natin ito kukumpitin? Sabi dito, itong distance nito can be taken, okay, by dividing the shear diagram of the point where the measurement is referred. Halimbawa, i-refer ko itong distance na ito, okay, mula dito. Ba? Mula sa left side na kung saan ang shear niya ay 45, ba? Kung saan ang shear niya is 45. Kaya itong distance na ito will be kay 45 divided by 12, ba? Ito 'yon. So di-divide mo lamang yung 45 nito ng magnitude nitong okay, 12 na 'yon. And so you will have here 3.75. Ganun din dito. So, we wanted naman yung distance to mula dito sa right side na kung saan ang shear is 27. So, if we will be dividing 27 by 12, makukuha natin yung kanyang distance that measured from here. And this will be 27 representing this magnitude and 12 representing the magnitude of the uniformly distributed load. At meron tayo ngayon itong 2.25. So, yun yung isa sa mga another techniques na okay, na-discovery ko habang nagsosolve tayo ng shear and moment diagrams. Ano? Napuntahan natin yung kasunod. Yung kasunod ay ganito. Ito yung maganda rin. Ito naman sa pag-drawing natin ng moment diagram. Particularly, kapag ang hinahanap natin ay yung shape ng moment diagram. Okay? So, hindi mo na kinakailangan dito hanapin pa yung slope. O kaya, saan ba yung slope ay zero? Saan ba yung slope ay malaki? So, ito yung, ganito na lang siya. No? Sabi dito, a downward distributed load will cause moment diagram to concave downward, while upward distributed load will have moment concave upward. Sabi yan, kung meron doon tayong downward okay, distributed load, ang moment diagram will concave downward. At kung meron tayong upward distributed load, ang moment diagram natin will concave upward. Take note, ang pinag-uusapan natin dito, yung shape ng moment diagram. Kaya gamitin na rin natin itong ating illustration para ipakita yung observation na yun. Ano? Observation na yun. Puntahan natin yung kanyang moment diagram. Kunwari, ito yung moment diagrams natin na kung saan it will start with 0. Now, if we will be getting, we will be adding from 0 this area of the triangle, di ba? The area of the triangle, we shall be having a value equal to 84.375. At kapag ibabawas naman natin itong triangle na ito mula dito, di ba? From 84.375, meron tayong value na K54. At kung ibabawas natin itong okay, rectangular na ito, from 54, meron tayo ngayong 0. Kaya meron tayo ngayong controlling points, di ba? Meron tayong controlling points. Okay. Balikan lang natin. Paano natin do-drawing yung shape ng moment diagram?
Sabi dito, kung yung load diagram natin ay downward, ang ibig sabihin, yung nakocover ng load diagram na yun will have a moment diagram that will be concave downward. Ito yung nakocover ng ating load diagram. Take note, it covers from this point up to that point. So it will be covering from this point up to this point. Kaya kung ipapakita natin ito, if this will be our load diagram, covering that part, kay dito dapat makocover siya in the concave downward. At dito, okay, will automatically be straightened because this will be a horizontal line. Diba? So, yun ay kung concave downward. Paano kung concave upward? Okay, gumawa naman tayo ng isang example na kung saan ang ating beam will have a upward force. Ano? So, puntahan natin ito. Halimbawa, sabihin natin, ito yung ating beam na kung saan meron tayo ngayon concentrated load support. The beam is supported with, is acted by three concentrated loads, and then there is another uniformly distributed support on a span of 4 meters. Diba? So kapag in-analyze natin itong beam na ito, we shall be getting a reaction at the left equal to 57.5. And we shall be getting the uniformly distributed reaction having a magnitude na 15.625. Ang unit niya is kilonewton per meter. And it will be directed in the upward direction. Hindi ba? Ngayon, kung ido-drawing natin yung kanyang shear diagram, okay, base doon sa relationship, then our shear diagram will have this value, no? Isahin natin itong part na ito. Yan. Here is our shear diagram. Imagine that this is our shear diagram. So, it will start from zero. Then, from zero, we add this magnitude. And this is 57.5. Okay? Walang load dito, therefore, it will remain horizontal at 57.5. Mababawasan siya ng 30, abrupt change. So, it's been from 57.5, biglang babagsak siya ng 30 at magtitira ay 27.5. Walang load, kaya mananatili siya 27.5 dito. Biglang babagsak ng 50. So, from 27.5, bababa ng 50, ang matitira dito is negative 22.5. Walang load, manatili siyang 22.5. Bumagsak uli ng 40, so this becomes negative 62.5. At ngayon nagkaroon tayo ng uniformly distributed load in the upward direction at a magnitude of 15.625 kilonewton per meter for a span of 4 meters. Ang equivalent yan, 62.5. Kaya it will go upward until this becomes zero at the end of the beam. Diba? At the end of the beam. Ito yung sinasabi na nag-start siya ng zero, natapos din siya ng zero. Diba? Ngayon, kung ido-drawing naman natin yung kanyang moment diagram, drawing natin yung moment diagram. Ito yung ating moment diagram. Okay? We start at zero. Pag idinagdag natin itong area na itong rectangle, it will be at 115 kasi 57.5 multiplied by 2 is 115. Pag idaragdag natin itong 27.5, itong rectangle uli, on a span of 2, I will have 170. And this will be connected by straight line also. Kapag ibinawas natin itong 22.5 by 2, that's equivalent to 45, di ba? Ipabawas natin dito, that is 125. And that will also remain straight line. And then finally, kapag ibabawas itong area ng triangle, kaya matitira dito 0. At tanong ito, paano natin i-coconnect itong dalawang point ito? Diba? Dahil ito ay uniformly distributed directed upward, makita natin yan, ano? Then, it will cause the moment diagram to concave in the upward direction. Ayun, upward direction siya. Diba? So, isa yun sa mga possible technique na pwede makatulong sa inyo kung magdodrawing kayo ngayon ng shear and moment diagrams. Mabilisan yun. Yeah. Napuntahan natin yung kasunod. Para nga na-discover ko, ano? Ito yun. Segments that are subjected to uniformly distributed loads, okay, of the same magnitude have parallel shear diagrams. And shear diagrams on segments having larger uniformly distributed load have steeper slope. Yun. Sabi dito, kung meron daw tayong dalawang segment of the beam, at yung dalawang segment na yon ay subjected to the same loading, the same uniformly distributed load. Ang ibig sabihin nun, yung shear diagram natin doon sa dalawang segment, dapat siya ay
parallel. At kung meron naman tayong isa pang segment subjected to a larger load, okay, a larger uniformly distributed load, ibig sabihin naman nun, sa shear diagram, ang kanyang slope ay much steeper than those that have a lower or smaller a magnitude of a load. So, puntahan natin, magbigay tayo ng halimbawa. Ito yung halimbawa, ano? So, meron tayo dito ang beam that are subjected to uniformly distributed load. Lahat actually uniformly distributed load. Ang magnitude lamang, 8 kilonewton per meter dito. Dito is 12 kilonewton per meter. Ito naman ay 8. Kung mapapansin natin, yung segment AB at segment CD ay pareho. Di ba? Pareho itong dalawa segment. Ayun. So, sa makatulisahan natin na yung shear diagram on the two segments, AB at CD, dapat daw ay parallel. So, ipakita natin ito. Itong beam na ito, pag kinumpit natin yung RA dito sa support, ang RA niya is 38.75. At pag kinumpit na ito, natin itong RD dito, ang RD is 37.25. Kaya kung i-drawin natin yung kanyang shear diagram, okay, let us try to draw the shear diagram. Okay? Here is our shear diagram. Okay? Here is our point A, point B, point C, and point D. The distances are given at 2, 3, and 3. So at point A, it will start with 0. Pag dinagdag natin itong 38.5, okay, meron tayong 38.5 dyan, and there will be a abrupt change siya. Pataas, direktong pataas. And then from 38.5, ibawas natin itong load na ito, which is 8 times 2, 16. So ibawas natin 16 from 38. So this becomes a 22.75. Diba? And it will be dropped uniformly, okay, to that amount. Diba? Then kung ibabawas natin itong load nito, 12 multiplied by 3, and that is 36. Ibawas natin ito dito, matitira ilan, negative 13.25. And it will be, okay, dropped by uniformly by that amount. Diba? And then from here, ibawas natin itong 8 multiplied by 3, 24. So I will have negative 13 minus 24, this will be negative 37.25. And again, it will be drawn, okay, connected with a straight line. And then finally, meron tayong 0 dito. It will become 0. Again, na-check natin yung ating observation na dapat nagsimula sa 0 at matatapos siya dun sa 0. Ngayon, sinasabi natin dito, yung uniform, okay, yung parehong loading na A dapat ay parallel. Kaya kung titignan natin itong part na ito, pwede pa lang natin itong balikan, ano? Itong yung sinabi natin kanina, yung nag-cross siya dito sa x-axis, yung part na ito. So kung pag-aaral natin, how much is this? It will be 22.5 divided by 12. Di ba? Yun. Samantalang ito naman, kung kukumpitin natin, it will be 13.5 divided by 12. And that is 1.1. Okay? So, yung sinasabi natin parallel, itong part na ito dapat at saka ito ay parallel kasi yan ay yung dalawang shear diagram mula doon sa segment na kung saan pareho tayong merong the same magnitude of the load. Kaya dapat yan parallel. At ito naman ay higit na mas malaking slope kasi dito kasi mas malaki yung loading niya kaysa sa K8. Di ba? So yun yung isang observation or techniques para ma-check natin kung yung bang ating shear diagram, okay, at moment diagram na din o drawing ay tama. Okay. So, puntahan natin yung kasunod. Yung kasunod, segments subjected to distributed load in the opposite directions. Okay, one upward and one downward. The change in shear, okay, shall be from the difference between the two magnitudes. Halimbawa daw, meron tayong okay, beams that is subjected to okay, two uniformly distributed load on the same segment. One upward, one downward. Ano? So, ang drawing daw ng shear diagram o yung change in the shear diagram shall be based on the difference between the two uniformly distributed load. Para may pakita, ganito yun. Ano? Kunwari, meron tayo dito ang beams. Ano? Okay, meron tayong A, B, C, and D. Yung segment AB subjected to 8 kilonewton downward. Yung segment okay, BC, meron tayong 12 kilonewton downward. At yung segment CD, meron tayong 10 kilonewton per meter in the downward direction. However, on the same segment, BD, meron namang 6 kilonewton in the upward direction. So, ito sinasabi na on segments, particularly on segment BC, meron tayong 12 at 6. And on segment CD, meron tayong 10 at 4. So, to determine
Okay, the shear diagram or the change in the shear, then we must determine, okay, hanapin natin yung difference between the loading conditions. Kaya mas mainam dito, makita muna natin dito yung tinatawag natin, okay, equivalent loading base dun sa rectangular loadings na ipinakita sa ating example. Kaya kung titignan natin yung equivalent loading natin dito, drawin natin ito muna, ano? Yan. Equivalent loading natin dito, okay, meron tayong support dito sa A, B, C, and D. We have the support at A and the support at D. Diba? So, we have the distances, 2, 3, 3. Ngayon, tingnan natin, ano? Itong AB is only subjected to a downward uniformly distributed load. Kaya kung ipapakita natin siya, ito rin yun. Diba? Now, itong BC na ito is subjected to 1 downward, 1 upward. Kaya pag pinag-combine natin ito, ang matitira dito, yan, kakaroon siya ng overlapping, di ba? So, matitira lang dito, itong nasa ibaba na magnitude is 6 kN, representing the magnitude or the difference between 12 and 6, di ba? Samantalang dito sa part na ito, between C and D, meron tayong upward, downward, and upward, di ba? So, if we are going to combine the two, the effect of that in this segment will have will be that meron tayong upward, downward, tsaka upward. So, magkakansel na sa taas, ano lang matitira? Ito nasa baba na lang matitira, which is equal to 4 kN per meter. Kaya yung equivalent loading na ito, ito yung lumalabas na equivalent loading. And from here, pwede natin makompute yung RE natin dito, 19.625. Yung RD is 26.375. Kaya kung makompute natin yan, pwede natin drawing yung shear diagram natin. Diba? The shear diagram will be at from A, B, C, and D. Okay, at A, we must start at 0. Then we add 19.625 and there is an abrupt change. So, pataas ngayon siya. Mababawasan ngayon siya ng 8 by 2, 16. So, from 19, mababawasan ng 16. So, this becomes what? 3.625. And this will be connected with a line that is directed down to the right. Then from 3.625, ibawas natin yung 18, yung product ng 6 and 8, 6 and 3. So we'll have a negative, this must be negative 14.375. And it will be connected in this direction. And then we subtract further this amount, this becomes what? Negative 26.375. This must be negative, ano? 26.375. And then we add this value, magiging 0 ngayon siya. Kaya kung gusto natin tingnan, support output point na ito can be computed using what? 3.65 divided by point, divided by 6, lalabas itong part na ito, ay no, 0.6. So, ganoon din ito, you can compute for the other one. Diba? So, that's how we compute for the shear, ano, in the effect of a combined uniformly distributed loading na iisang segment of the beam. Okay? So, ituloy natin, meron pa tayong parang dalawa pa wari, ano? Okay. So, next nating naobserbahan, a couple or moment acting at a point will cause to have a sudden change in the moment diagram. Ito walang epekto, ang couple walang epekto sa shear diagram. Pero in the moment diagram, kitang-kita natin that it will cause a sudden change in the moment diagram. So, para ipakita, okay, halimbawa meron tayo dito ang beam that is loaded with 8 kN per meter on segment AB, okay, a concentrated load of 12 at point Z, and a moment at point T in the clockwise direction having a magnitude of 24 kN meter. So, it is simply supported at A and E. So, sabihin natin, okay, there will be a vertical reaction at A and a vertical reaction at E. So, itong beam ito, kapag kinumpit natin, meron tayong reaction at A of 17 at reaction at B dito, na 11. Diba? Kaya kung i-drawin natin yung kanyang shear diagram, drawin natin shear diagram natin dito. Okay. Here is our shear diagram that will be drawn here. Okay. With the shear diagram, pakita natin yung points A, B, C, D, at E. So, we have here, okay, we will start at 0. Diba? We start at 0. Idagdag natin yung 17 at the same point. So, meron kayo tayo dito 17 and it will be okay, directed upward. Kung ibabawas natin 16 coming from 8 multiplied by 2, matitira lang dito is 1. Diba? And it will be connected with a downward line.
Dahil wala namang loading dito, wala, babawas tuloy-tuloy lang, horizontal lang siya hanggang dito. Diba? At kung ibabawas natin yung concentrated load dito, that is 12, so from 1, bawas natin 12, magkakaroon tayo negative 11. Diba? And it will be connected by a downward force representing a 12 kN dito. And then, horizontal ito, dahil wala namang load from C to D to E, okay, there's only moment. But a vertical load, wala. Kaya ito'y magiging horizontal mula dito hanggang sa point E. And this will be horizontal in that direction. And then from E, dagdag natin yung load, so it will go back to zero. So this becomes now your shape of the shear diagram. At mapansin natin, yung moment, hindi naman naka-apekto dito sa ating shear diagram. Pero, in the moment diagram, dapat makita siya. Kaya kung do-drawing natin yung moment diagram somewhere here, here is our moment diagram, here is our point A, B, C, D, at E, di ba? We start at zero. If we will be computing for this area, how much is that area? That is, okay, 18, di ba? So, 1 half of 17 plus 1 divided by 2, so we have 18. And, it will be a second degree curve. Para makita natin, okay, downward. So, makatwit ito, ano? Concave downward. Diba? Diba? Para makatwit, downward, concave downward dito. Okay, this one will be added with another 2. So, from 20, 18, magiging siya 20. And it will be vertical, straight line. Diba? So, ibawas natin ito from here up to this point. 22, 11 multiplied by 2, 22. So, from 20, ibawas natin 20 to maging negative 2. Diba? And then, we have concentrated load here. Diba? So the question is, will this be added or subtracted? Diba? So para maunawaan natin, okay, dahil itong moment ay makikita lang epekto kapag nasa DE na tayo, diba? So kunwari, i-apply natin yung moment equation at we apply the summation of moment taken on the left part. Then you will notice that this moment will be okay, directed in the clockwise direction. And we know that if it will be clockwise directed in the clockwise direction, it will cause a concavity on the section na kung saan kinukuha natin yung bending moment. Kaya ito'y lumalabas ay positive. Diba? Kaya ito ay plus from here, it will be added with 24. Kaya lalabas yan is positive 22. And it will be, there will be an abrupt change in the moment. And then from here, ibabawas natin itong area na ito. So this becomes zero, and it will now be closed at that point. So this becomes now the shape of the moment diagram. At mapansin natin that this moment is a will represents a vertical a abrupt change in the moment diagram, di ba? Okay. And then puntahan natin ito pang ilan pa, no? So we still have okay, last na ito. Okay, sabi dito, the shear diagram of a symmetrically loaded beam remains the same if the diagram is rotated 180 degrees about an axis through the axis of the symmetry of the beam load, of the load. So sabi dito, kapag ang beam down natin is symmetrically loaded, ba? Ang ibig sabihin nun, yung shear diagram ay hindi mababago kahit pilipitin o pihitin mo siya ng 180 degrees through an axis about the axis of symmetry. So para maintindihan natin, gamitin ko na rin yung nauna kong illustration, ano? Ito yung ating loading condition. At mapapansin natin itong loading condition is symmetrical kasi meron tayo ditong 2P, PP on the same distance. Ano? Dahil symmetrical siya dito, expect natin yung P1 natin, ay yung R1 natin dito, at saka yung R2 ay pareho. And when we draw the shear diagram will look like this one. Diba? Now, paano natin ma-check kung tama? Ito yung sinasabi. Kapag pinihit daw natin, itong shear diagram about an axis through the axis of symmetry dito. Alam mo, pinahit ko siya dito. Pinahit ko siya dito. No? Okay, pinahit ko siya dyan. Ano nangyari? Okay. So, mapasin natin yun. The same, hindi na bago. Kung ano yung nakikita ko kanina, siya din ang nakikita ko. Yun, ano? So, ibalikan ko lang. Ulitin ko lang. So, pinahit ko siya. Okay, ayan nangyari. Di ba? Ibig sabihin, okay, yan ang indikasyon na kapag you are looking at the same figure, okay, at ang ating loading ay symmetrical, so lumalabas tama yung iyong illustration. Dahil pwede naman na pag pinihit mo, ang laki doon sa kabila o ang liit doon sa kabila. So, hindi balanse. Eh. So, it means that okay, something is wrong with your diagram. Diba?
Eh, paano naman sa moment diagram? So, moment diagram, ganito naman. The moment diagram of asymmetrically loaded beam is symmetrical with respect to the axis of symmetry. Diba? Alin ba yung axis of symmetry dito? Ito yung axis of symmetry, diba? Okay. So, makatwid kung ito yung axis of symmetry at i-drawing ko yung ating moment diagram, ang makikita ko, yung moment diagram is symmetrical with respect to this axis. Kaya kung i-drawing natin yung moment diagram, ganyan ang resulta ng moment diagram natin. So, you are seeing, okay, the same, okay, drawing or illustration if you will be viewing it, okay, on the left or on the right of this axis of symmetry. Kumbaga magkamukha, para kang may salamin lamang na inilagay dun sa axis of symmetry. Diba? So, yun yung mga ilang tips at techniques na binahagi ko, pinakita ko sa inyo sa pag-drawing ng shear and moment diagrams. At sana ay sa pamamagitan ng techniques na pinakita ko sa inyo, ay lalo ninyong naintindihan ang shear and moment diagrams. Kasi nga, napakahalaga na sa pag-a-analyze natin ng beam, ay ipapakita natin yung drawing ng shear and moment diagrams. Kasi nga, ito yung ating magiging basihan sa pag-design ng ating beams. Guys, sana ay patuloy niyo ako sundan, subaybayan sa ating ginagawang discussions by subscribing and sharing this channel to your friends so that they will also be informed or notified of these discussions. Once again, thank you very much for watching.